Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kung natatandaan nyo sa nakarang episode ay tinalakay natin kung paano at bakit ang leon ang tinaguriang hari ng kagubatan. Sa mga hindi pa nakakapanood, link is posted in the description below. Ngayong episode naman ay tatalakay natin ang kilalang mortal na kaaway ng haring leon sa Animal Kingdom. Ito ay walang iba kundi ang... Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga gantong klaseng talakayan na kakapulutan mo ng aral ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads linggo-linggo. Pamilyar ba sa inyo ang tunog na ito? Ito ay tunog ng mga hyenas na ating pag-uusapan ngayon. Madalas na ipinapakita ang mga hyenas bilang mga hayop na delikado, masasama at mapanlinlang. Madalas na itatampok na kontrabida sa mga cartoons na palabas. Ngunit totoo nga ba ang lahat ng mga ito? Yan ang ating tututukan sa episode na ito. Hyenas o scientific name Hayande ay isang uri ng hayop na madalas pinandidirian at kinakatakutan ng mga turista na namamasyal sa savanna dahil sa physical na anyo ng mga ito at windong paglalakad na tila'y uugod-ugod. Ito ay sa kadahilan ng ang mga paan nito sa harapan ay mas mahaba kaysa sa mga paan nito sa likuran. Ang hyenas ay kilalang bilang carnivorous at ito ay may apat na uri. Ito ang striped hyenas, brown hyenas, at ang pinaka-common na spotted hyenas at art wolf. Ang tanging uri ng hyena na insectivorous o hayop na kumakain ng mga insekto. Bakit hyenas nga ba ang mortal na kalaban ng mga leon? Kung tititigan at ikukumpara nyo ng maigi ang physical na anyo ng hyenas at leon, ay di hamak na mas malaki at malakas ang haring leon. Ngunit, bakit kaya sa tingin nyo sila ang mortal na kaaway ng mga ito? Malalaman natin yan maya-maya. Saan sa tingin nyo mas kabilang na family ang hyenas? Sa aso ba? O sa pusa? Kung ang sagot nyo ay sa pusa, tumpak ka kaibigan. Madalas na napagkakamalan ang mga hyenas na kabilang sa family ng aso. Pero scientifically, ay mas malapit sila sa family ng mga pusa. Sa katunayan nga, ay kabilang sila sa suborder ng Philormia, na isang classification ng family ng pusa. Ang spotted hyena ang pinakamalaking uri ng hyena na may taas na 7 to 88 cm. Ang balhibo nito ay may pagka yellowish at gray, samantalang black o dark brown naman ang spots at stripes sa katawan nito. Isa sa mga nakakaibang katangian ng spotted hyenas ay ang kanilang reproductive organs, dahil ang mga babaeng hyenas ay may nakausliring mahabang parte sa kanilang reproductive organ na madalas na pagkakamalan ng ari ng lalaki. Pero ito ay hindi ari ng lalaki kundi isang napakahabang clitoris, kung saan dito sila umiihi at inilalabas ang kanilang mga supling sa kanilang panganganak. Ang tanong ngayon mga kaibigan ay paano ba natin malalaman ang kasarian ng isang hyena? Ayon sa mga zoologists ay medyo mahirap malaman ang kasarian ng isang spotted hyenas, dahil maliban sa pseudopenis ng female hyena ay may pseudoscrotum din ito o itlog. Magiging madali lang ang pagkilala sa kasarian nito kung nakapagluwal na ng supling ang female hyena dahil lalaki ang mamariklan ng mga ito. Kung kaprehas silang may pahabang reproductive organs ang lalaki at babaeng hyenas, paano kaya sila nagtatalik? Di tulad ng ibang mga hayop, ang pagtatalik ng spotted hyenas ay sadyang napakahirap para sa kanila. Pinapaliit ng female hyenas ang kanilang elongated clitoris para maipasok ng male hyenas ang kanilang ari. At napakahirap sa isang female hyenas ang pagbubuntis, dahil tulad na nga ng sinabi ko, sila ay may elongated clitoris at doon nga nila mismo pinapalabas ang kanilang magiging supling. Minsan sa kanilang panganganak ay nababara ang kanilang supling sa daanan nito, na nagriresulta ng pagkasuffocate at pagkamatay ng batang hyenas bago pa ito maisilang. At nagiging delikado din ito para sa mga inahing hyenas. Pero di tulad sa leon na lalaki ang nasusunod sa kanilang pride, female hyenas naman ang nasusunod o kinikilalang alpha ng kanilang clan dahil sila ay matriarchal na uri ng hayop. Ayon sa isang pag-aaral, napakasalimuot para sa isang hyenas ang maging lalaki. Dahil di tulad ng lalaking leon na nauna sa pagkain ng kanilang huli bago ang iba, sa clan naman ng hyenas ay inuuna sa kanila ang mga bata, susunod naman ang mga babaeng hyenas, tas nasa panghuli ng linya ang mga lalaki. Kahit kadalasan ay mga buto na lang ang natitira sa mga ito, na nagriresulta sa pagkasira ng ngipin ng mga lalaking hyenas at nagbibigay ng pangit na resulta sa kanilang physical na anyo. Ang mga hyenas ay hindi nagbibreed sa kapwa ka-clan nila. Pagkos sa edad na 2 taon ay kailangan ng bumukod ng lalaking hyenas sa kanilang clan para maghanap ng babaeng hyena sa iba. Ang ligawan ng 2 hyenas ay madalas nagtatagal ng 1 linggo.
Pero bago pa siya makasapi sa ibang clan ay dadaan muna siya sa matinding pagsubok na nagdudulot ng mga sugat sa katawan nito hanggang sa tuluyan na siyang matanggap ng clan ng kanyang lilipatan. At kapag pinalad at matanggap siya sa clan ay malalagay siya sa pinakamababang hierarchy nito. Kadalasan ang average life expectancy ng male hyenas ay umaabot lamang ng 4 na taon. Ito'y higit na mas mababa sa mga babaeng hyenas na may 8 taon. Ito'y sa kadahilan ng mas exposed sa panganib ang mga lalaking hyenas sa pangangaso. Pero babalikan nga natin ang tanong na ito. Bakit hyenas nga ba ang pinakamortal na kaaway ng mga leon? Kung matatandaan nyo sa palabas ng Disney na The Lion King ay pangunahing kalaban ng mga leon ay ang clan ng hyenas. Ito'y marahil nasa parehong habitat ang leon at ang hyenas at kaparehas lang ang mga hayop na hinahunt nila. Antelope, wild beast, buffalo at iba pa. At madalas nag-aagawan ng huli ang mga ito. Pero paano kaya nananalo ang mga hyenas sa haring leon na dihamak na mas malaki at malakas kaysa sa hyena? Likas na matatalino at madiskarte ang mga hyenas pagdating sa paghahunt at pakikipag-away. At isa sa mga advantage ng hyena sa leon ay mas malakas kumagat ang mga ito. At hindi umaatake mag-isa ang hyena kundi grupo-grupo sila. Kadalasan umaabot ng 10 hanggang 12 hyenas ang sumusugod sa leon. Ika nga nila, numbers matter mga kaibigan. Kaya kilala ang mga hyenas bilang lion slayer. Ano nga ba ang ibig sabihin sa likod ng nakakaasar na tawa ng mga hyenas? Or sila nga ba ay talagang tumatawa? Ayon sa masusing pag-aaral ng mga biologists, ang gantong paggawa ng ingay ng mga hyenas ay isang uri ng komunikasyon nila sa isa't isa. Ito'y maaaring magpahiwating ng pagkasabik, pagkatakot at pagkadismaya. At dito nagtatapos ang ating talakayan hinggil sa mga hyenas. Kung kayo ay may karagdagang tanong tungkol sa episode natin ngayon ay just comment it down below nang masagutan ko. Maraming salamat. Kung may mga kakaibang paksa kayo na gusto nyong talakayin ay just comment down below nang mabasa ko. Maraming salamat sa panonood and don't forget to like and subscribe. Maraming salamat mga kaibigan.